Yans kichika sa umaga, tanghali at gabi. Liza Soberano naghaing ng criminal complaint. Actress ng ABS-CBN Liza Soberano naghaing ng complaint laban sa isang babaeng netizen na nagkomento ng sarap iparape. September 24, nagtungo sa Quezon City Prosecutor Office si Liza kasama ang manager niyang si Ugi Diaz at abogadong si Attorney June Lim. Sa official statement ng ABS-CBN, ang home network ng actress, naghain ng reklamo ang kapamilya star ang mga reklamong libel, threats at unjust vexation laban sa isang netizen. Sa pahayag ng aktres sa ABS-CBN News, sinabi nito na personal ang laban niyang ito. Ang anumang may kinalaman sa rape is not something that should be taken lightly. Itinuloy daw ng aktres ang pagsasampa ng reklamo upang bigyan diin sa netizens na dapat maging responsable sa pagkukomento sa social media. Sabi ni Liza, "I think it's about time that people learn the consequences of speaking like that on social media. There are consequences to everything, like rape jokes, because that is not a light matter," dagdag pa ng aktres. Sinuportahan naman ng dalawang aktres na sina Angel Locsin at Alessandra de Rossi ang aktres na si Liza hinggil dito. Huwebes ng hapon, niretweet ni Alessandra ang report ng ABS-CBN News tungkol sa pagsasampa ni Liza ng reklamo laban sa netizen. Nagpapasalamat si Alessandra kay Liza na bibigyang leksyon at papanagutin nito ang netizen. Sabi pa nga ng aktres na si Alessandra sa caption, "Matuto lang galangin ang isa't isa sa online. Leksyon ito para sa lahat. Salamat Liza. Kaso, is not good and magastos pa." May minsay naman si Alessandra sa netizens, "So, think before you make a nasty remark. Wala naman may kayang magsabi nun in person. Lalong wag mo gawin online kung saan may ebidensya." Niretweet ni Angel ang post na ito ng kaibigang si Alessandra. Sa hiwalay na tweet, tinag ni Angel si Liza sa caption, "Mahigpit na yakap at Liza Soberano." May pahaging emoji pa. Ang dalawang aktres na si Angel at Alessandra ay parehong nakaka-relate kay Liza. Gaya ni Liza, kapwa sila may personal na engkwentro sa mga abusadong netizens, particular na sa trolls at bashers. Bilang isa sa pinakamasigasig na tagapagtanggol ng ABS-CBN sa kainitan ng franchise renewal issue ng network ngayong taon, paboritong kuyugi ng trolls at bashers si Angel. Dumating sa puntong isang Twitter user ang nagpost ng death threat laban kay Angel noong May 19. Inalerto ni Angel ang National Bureau of Investigation o NBI sa pagbabantang iyon sa kanyang buhay. Pero taliwas sa ginawa ni Liza, tumanggi si Angel na kasuhan ang Twitter user. Katwira ni Angel, "Ayoko silang pahirapan pa sa hirap ng buhay ngayon sa kung anong pwede kong ikaso sa kanila." Sa part naman ng netizen si Alessandra, naging matapang ito at nakapagsagutan sa mga bashers niya sa Twitter. Noong unang linggo ng July, isa-isang sinagot ni Alessandra ang pro-government netizens na pumalag sa tweet niya tungkol sa kawalang aksyon ng pamahalaan sa dumadaming kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa pagtutok daw kasi ng gobyerno sa pagpapasara ng ABS-CBN na isang tabi na ang pagtugon sa pandemya. Tweet noon ni Alessandra nitong September 6, pinutak ni rin ng bashers si Alessandra dahil sa sarkastiko niyang tweet tungkol sa mabuting epekto sa mental health ng Manila Bay White Sand Project ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Dahil dito, ilang araw na nakipag-debate si Alessandra sa kanyang bashers na gaya ng dati ay mga taga-suporta ng gobyerno. Sa kaso naman ni Liza, ang kinasuhan niyang netizen na isang babaeng empleyado ng Converge ICT Solutions Incorporation, ang dating internet service provider ng kapamilya ng aktres. Nang kuminto ang empleyado sa thread ng isang Facebook post tungkol sa reklamo ni Liza laban sa serbisyo ng Converge, pinasaringan ng telecom
employee si Liza na wala ng trabaho kaya gumagawa ng ingay para magkapera lang at bali nang masira ang image. Sa dulo ng komento, sinabi ng empleyado, sarap iparip sa mga iwan. Nangako si Liza na hindi niya palalampasin ang insidente. Don't worry, we won't let this one pass. They know my address. Ngayong Huwebes, tinutuo ni Liza ang kanyang sinabi at tinuluyang kasuhan ng teleco employee. Gaya ni na Angel at Alessandra, suportado rin ng ABS-CBN sa Liza, iginit ng kapamilya network na hindi tamang ginagawang biro ang tungkol sa pangahalay. Pinuri rin ng ABS-CBN ang paninindigan ni Liza na ipagtanggol ang kanyang sarili at protektahan ang dignidad niya bilang babae. Para sa mga susunod na chika, subscribe lang sa Yansky Chika.